Magandang umaga po, mga kapatid, sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po, mga kapatid, ay March 12, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po, O Diyos, na we experience your protection. At patuloy niyo po kaming protectionan sa lahat po ng lalang ng kaaway, sa mga sakit at karamdaman, sa mga sakuna at karahasan, sa mga aksidente at kapahamakan, Panginoon. Thank you for protecting us always. Thank you for covering us with your precious blood, O God. Salamat din po sa provision mo na hindi po nagkukulang sa amin. Lagi po ninyong kinakatagpo ang aming pangangailangan sa bawat araw. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon, kasama po ng aming buong sambahayan, because we know, Lord, that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be edified, we will be empowered, and we will be encouraged, and we will be blessed with your words today. Salamat din po sa napakagandang araw na inyo pong ipinagkalob sa amin, dahil alam po namin na mayroon po na naman po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa bawat isa. That's why, Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have stored and you have prepared for us today. And this we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Psalms chapter 62 verse 5, Tagalog ang Biblia. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. And in Amplified Version, Psalm 62 verse 5, my soul wait only upon God and silently submit to Him, for my hope and expectation are from Him. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, dahil alam naman po natin, mga kapatid, na talagang ang Diyos ay napakabuti po sa bawat isa, at ating pong makikita, mga kapatid, na talagang hindi tayo pinagkukulang po ng Diyos. At rito, kapag tayo po ay naghihintay sa ating Panginoon, o sabihin man po natin naghihintay sa Kanyang intervention, naghihintay sa Kanyang pagliligtas, naghihintay sa Kanyang pagpapagaling, naghihintay tayo sa Kanya pong pagpapala sa atin. So we're always waiting the Lord. Hindi lamang po tayo naghihintay sa Kanyang muling pagparito. We always wait the Lord for His intervention in every situation that we have in life. Subalit, ang sabi po ni King David, dahil ang Psalm 62, ang author po ay walang iba kundi si King David. At alam naman po natin kung paano po tinawag ng Diyos si King David from being a shepherd to become the King of Israel, and he was known as warrior, worshipper, and a man after God's own heart. Dito atin pong makikita na sinasabi po ni King David na maghintay ka, kaluluwa ko, sa natahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang pag-asa ay mula sa Kanya. Napakahalaga ho na tayo po, mga kapatid, pag sinasabing waiting the Lord silently, brethren, ay yung parang sinasabi na huwag tayong magpapanik, huwag po tayong parang ang iba kasi kapag ka may paparating na dilubyo, may paparating na problema, may paparating na epidemya, mga kapatid, lalo na sa ating kapanahunan ngayon,
Many people are panicking, mga kapatid. Marami pong mga nagpapanik. But I would like to remind us na God will not let His people be harmed. Mga kapatid, ay talagang may gagawin ho ang Diyos sa ating mga buhay. So all we need to do is to wait Him silently, mga kapatid, or maghintay tayong tahimik sa Kanya, because He knows what to do and He knows what is the best for us. That's why our today's grace, our today's message, should I say, ay grace and promises while waiting the Lord, which entitled Waiting the Lord Silently. Mga kapatid, tandaan po natin na hindi po natin kailangan magpanik, hindi po natin kailangan matakot, hindi po tayo kailangan mangamba, hindi po tayo kailangan, mga kapatid, ay ano pa man ang pwede natin maramdaman. Why? Just because God is the very present help in times of trouble, at hindi niya po tayo pababayaan bilang kanyang mga anak, mananampalataya, born again at Kristiyano, mga kapatid. Kaya let us wait the Lord silently. And our today's grace and promises while waiting the Lord, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word na atin lamang po ito basahin o ito ay atin lamang pong pakinggan, kundi we have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, and we have to declare it personally, so that there will be manifestations sa buhay po ng bawat isa sa atin. At this point of time, mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin while waiting the intervention of the Lord in every situation that we have in life, ay atin pong tatalakayin at atin pong i-acronym ang salitang EARS, or tagapagmana, H-E-I-R-S. Remember na as part of God's family, remember as children of God, we are heirs of God's blessings. We are heirs of everything that God has, brethren in Christ. Dahil tayo nga po ay mga minahal, beloved children of God. Muli, ang ating tatalakayin at ang ating pong at ating pong i-acronym ang salitang heirs, it's E-I-R-S. First point, hope for Him while waiting. Napakahalaga ho na habang naghihintay ho tayo sa paggawa ng Panginoon, sa intervention ng Panginoon, sa pagliligtas ng Panginoon, sa pagpapalaya ng Panginoon, sa pagpapagaling ng ating Panginoon, we have to hope. Kasi other people, while waiting the Lord, ay nagiging hopeless sila. Pero tayo, mga kapatid, mayroon po tayong buhay na pag-aasa, na even it tarry up, medyo naaantala ng kaunti, but we are assured, brethren, na we have hope in God. We have a living hope in Him, brethren in Christ. Kaya while waiting, we have to hope for Him. Second point, expect from Him while waiting. Binasa po natin kanina sa Amplified na we have to expect from Him while waiting. Why? Dahil, mga kapatid, if we don't expect, we will receive nothing. Kaya ito po ang lagi nating sinasabi, na every time we pray to God, expect. Every time we worship the Lord, expect. Every time that we serve the Lord, expect. Every time that we, sabihin natin, soak ourselves in the presence of God, expect. Lagi tayong mag-expect na tayo po ay tatanggap sa Kanya, dahil ang Diyos bilang mabuting Ama ay lagi po siyang laging may panibagong lang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin. Again, if we don't expect, we will receive nothing. And third point, inflame
with Him while waiting. Dahil sa ating kapanahunan ngayon, para bang ang dami ng mga taong nanlulupaypay, nangihina, nanlalamig. Subalit tayo, while waiting the intervention of the Lord in all our situation in life, mga kapatid, we have to inflame ourselves. Kailangan maapoy po tayo, masiglaho tayo, excited tayo, eager tayo, enthusiastic tayo, o ano man mga kapatid na dapat natin gawin para maapoy tayo sa paglilingkod sa Lord while waiting. Dahil ang iba naman, habang naghihintay, lalo na kapag medyo naaantala, ay para bang sila ay nanlalamig, nanlulupaypay, nangihina, at ang iba nga po mga kapatid, sorry to say, ay medyo nagpatumpik-tumpik na ho sa Panginoon. Kaya tayo, while waiting the Lord, because we are assured enough naman mga kapatid na tayo ay tatanggap at what we hope for or what we expect for, so we have to inflame ourselves with Him. And then fourth point, rely on Him while waiting. Napakahalaga ho mga kapatid na tayo ay nananangan sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Dahil ang pagtitiwala tulad ng sinasabi ko nga po ay iyan po ay nakabase on how we know Him. Kaya the more we know Him, the more we will trust Him or the more we will rely on Him. Kaya mga kapatid, napakahalaga ho na patuloy tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para po tayo lalong mag-rely sa Kanya, magtiwala sa Kanya, manangan sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Dahil lalo na kapag tayo ay may inihintay sa Diyos, may inaasahan tayo sa Diyos, we have to rely on Him. And then fifth point, last point, submit to Him while waiting. Ito rin po ay binanggit kanina sa scripture natin na we have to submit to Him while waiting. Dahil we will not be able to resist evil, we will not be able to resist sabihin natin na bad spirits as long as we do not submit to God. Kaya nga, di ba nga po ang sabi ni Apostle James, submit to God and resist the devil and the devil will flee from you. Mga kapatid, ang sekreto para tayo ay may authority, mayroon tayong kapahamalaan, mayroon tayong kapangyarihan, mayroon tayong karapatan na palayasin ang problema, palayasin ang kasamaan, palayasin ang kasalanan. Mga kapatid, isang bagay lang ang pwede nating gawin ay ang magpasakop sa Diyos. Because the more we submit ourselves to Him, the more we are powerful enough to resist the devil, brethren in Christ. Kaya we have to submit to Him while waiting. To sum up of our to this message, grace and promises while waiting the Lord, which entitled Waiting the Lord Silently, and our to this grace and promises while waiting the Lord, in which we need to agree, believe, claim and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang EARS, H-E-I-R-S. First point, hope for Him while waiting. Second point, expect from Him while waiting. Third point, inflame with Him while waiting. And fourth point, rely on Him while waiting. And fifth point, last point, submit to Him while waiting. And these are the acronym of the word EARS, while waiting, hope, expect, inflame, rely, and submit to Him while waiting His intervention in every situation that we have in life, brethren in Christ. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil tunay nga po na whatever situation we are facing in life, we're waiting for Your intervention para kami ay pagalingin, palayain, iligtas,
palakasin, o ano pa man ang pwede mong gawin sa aming buhay, because we know that you know what is the best for us. You know, Lord, what to do in our situation. That's why, Lord, kami po ay patuloy na umaasa, patuloy pong nag-expect, patuloy po kaming nag-i-inflame, patuloy po kami nagre-rely, at patuloy po kami nagsasubmit sa inyo while waiting for your intervention. Dahil naniniwala po kami na kapag kayo ay nag-intervene sa situation na mayroon po kami, Panginoon, ay tiyak na magdudulot ito ng mabuti, maganda, mainam sa aming mga buhay. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming mga kapatid spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, at pagpalain niyo po ang lahat ng aspeto ng aming buhay. Patuloy din po naming dinadalangin ang aming mga kapatid na mga nanonood ngayon na i-bless niyo po ang kanilang mga negosyo, palakihin niyo po ang puhunan, palakihin niyo po ang kita. At sa aming mga kapatid na nanonood ngayon na mga nagtratrabaho, ay patuloy po ninyo sila i-promote sa kanilang mga positions at i-increase ang kanilang mga salary. Sa aming mga kapatira na mga nanonood ngayon na mga nagsisipag-aaral, patuloy po nilang maranasan ang sufficienting tuition fees, sufficienting allowances, Panginoon. At sa aming mga kapatira na mga nanonood ngayon na mga nasa kanya-kanyang bahay lamang, ano man po ang aming ginagawa at ano man po ang aming pinagkakabalahan, Panginoon, you have promised na you will bless every work of our hands. Kaya wala isa man sa amin na iyong mga anak ang hindi mo pagpapalain, Panginoon. Salamat din po sa isang napakagandang araw na inyo pong ipinagkalob sa amin, dahil aming tatanggapin muli ang inyong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa bawat isa. That's why, Lord, throughout the day, sa buong araw, kami na naman po ay magiging successful. Kami na naman po ay magiging prosperous. Kami na naman po ay magiging victorious. Kami na naman po ay magiging ligtas, at higit sa lahat, kami po ay magiging favored at magiging blessed, because the only reason why you always blessed us, because you wanted us to be a blessing, first to our family, second to our church, and third to our community, and fourth to everyone that we will encounter today, O God. Salamat din po sa patuloy po ninyong protection sa amin, sa bawat isa sa amin, kasama ng aming pamilya. Balutan niyo po kami lagi ng iyong banal na dugo, at we do not permit, Lord, the coronavirus na mag-infect sa isa man sa aming mga mahal sa buhay. At patuloy po namin ito, Lord, dinideklara na ito, Panginoon, ay iis mo, Lord, or buburahin mo, Panginoon, aalisin mo, papatayin mo ang mga viruses na yan in the name of Jesus, at walang pwedeng gumalaw sa inyong mga anak. Thank you, God, for your protection. Thank you for your provision. Thank you for your presence, that you never leave us nor forsake us. Lagi po namin kayong kasama. Salamat, God. Salamat, Jesus. And we don't need to panic, Lord, dahil we have to wait your intervention, Lord. While waiting for you, kailangan kami, Panginoon, ay maging kalmante lang, Panginoon, maging payapa lang, dahil alam po namin na may gagawin ka sa aming mga buhay. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.